Si Senior Superintendent Christine Dr. Kula, ang District Fire Marshal po ng Manila Fire District. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga, sir. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig. Opo, ma'am, salamat sa inyo pong panahon sa aming programa. Sige po, ma'am, so far po assessment ninyo, gaano ho kalaki ang pinsala sa Central Post Office natin, ma'am, na tingin po ninyo ay beyond repair na po kaya? Initial po kasi talaga lumabot po tayo sa 300 million, ano? Meron kasi tayong sinusunod na formula as so yung computation. So from the first day pa lang po, yun na yung computation ng mga investigators natin. Mm-hmm. As to yung additional po dyan, dahil aalamin pa po ng mga investigators natin, mm-hmm, magkano pa po ba yung estimated value ng laman ng building na nasunog po. Mm-hmm. So, pag nakita na po nila yun, madideclare na po ng investigators natin, magkano po talaga yung estimated, yung damage na na-incur sa post office building po. Opo, mukhang medyo meron pong dadaanan mo ng proseso at may mga eksperto na magtataya po nito. Ano ho? No? Yes, sir. Yes. Actually po, dahil sobra po ito sa threshold ng district office ng Manila at saka ng regional office, napasa na po namin ito na turnover po sa national headquarters for their conduct of investigation. So, hindi na po kaya dun sa limit namin eh. Dahil 300 million po yan, mahigit. Pinasa na po sa jurisdiction po ng national headquarters. Opo. Yung pong integridad ng mga estruktura, sino pong gagawa noong pagsusuri doon at gaano kaya ito katagal? Actually po, nung isang araw, nagpaalam na po ang City Hall. Yung mga experts po natin doon, yung mga architectures at saka mga safety engineers natin at saka architectural, as well as yung those who are responsible in checking yung integrity ng building at saka yung stability. Nag-inspection na po sila doon, and we're also asking, sir, on the report. Kaya inaantay din po namin, sabi, pina-finalize na rin po. So hopefully makasecure din po kami ng kopya ng report po nila. Opo. Ma'am, bago po ang lahat din, ilan po ma'am ang mga tauhan ninyo o maging volunteers po na nasugatan po dito at kamusta sila? So far po, nagkaroon po tayo ng 18 na injuries. Kahit pa paano naman, mga minor lang naman po siya. Pero marami pa rin talaga pong na-injure ng mga firefighters natin. May civilian din pong isa at saka may volunteer po na isa. Mm-hmm. Opo. But so far po naman, safe na po silang lahat, maayos po naman. Yes, monitoring naman po tayo sa kanila kasi nung napasok na yung building, may nahulugan pa po ng bakal sa paa. Minomonitor din po namin yan. Mm-hmm. So far po, yun yung number of injuries po. May 18 po tayong injuries. Madami din, ano po. Sige. Yes, sir. Opo. Ma'am, saan nagsimula ang sunog? Base po dun sa witnesses na nag-report po, doon po siya sa lower ground. Siya nagsimula. Tapos doon po lang sa kasuluk-sulukan pa po. Kaya medyo nahirapan po talaga tayo ng pag-penetrate. Lower ground, may basement po ba ito? Pina-clarify po natin na wala pa po lang basement yon. So, mali lang doon sa tagging nila doon sa floor plan niya na basement siya. It's lower ground po. Oo. Lower ground sa pinakasulok pa. Ano ito? More on the northern, western, eastern part of the building? Alam niyo po yung harap po ng post office. Di po may hagdan yon? Loton. Sa loton po yan. Okay. Opo. Yun po. Sa ilalim po ng hagdan na yon. Yun po yung pinagsimulan. Opo. Officially, on record, what time did the Bureau of Fire Protection got the call? Actually po, wala po tayong natanggap na tawag na monitor po ng dispatcher natin na merong sunog through radio po from volunteers. No? So, I would like to clarify that kasi chinek din po namin ano oras natanggap ang tawag. Ma'am, wala po tayong natanggap na tawag. Na monitor lang po namin through radio sa frequency po ng mga volunteers po. Opo. Officially, sino ang office, ang Bureau of Fire Protection team na rumisponde doon? Sino ang unang team na nakaresponde? Ito ba'y volunteers o Bureau of Fire? Paano pong kwento, ma'am? Monitor po ng mga ng dispatcher natin, So nag-dispatch po kaagad ang Intramuros po, ang nearest at may sakop sa post office. At pagpunta po nila, marami na pong mga volunteers
na nakapalibot at nakapwesto sa harap ng post office at sa likod po. Mm-hmm. Yung mga volunteers, saan galing ito? Sa Chinatown? Halo-halo na po siya. Hindi na natin yan ma-account. Pero we're looking to po yung details kung sino yung mga nakapunta doon para po makuha talaga natin ang details. Ilan po talaga yung responders natin na pumunta doon po. Meron ba itong mga security guard? Meron po. Isa doon po sa nag-report itong security guard at isa din po siya sa nakuhanan ng statement ng initially ng investigators po natin. Gano'ng karami po ang guard on duty that time, ma'am? Sir, tutukuyin po natin yan. Ano? Papatanong din natin sa investigators natin kung ilan yung naka-duty noon. So yung mga gwardiya, on record ba tumawag sa Bureau of Fire o tumawag sa Volunteer Fire Brigade? Yun na rin po yung pinapatingnan ko kasi bakit hindi kami naka-receive ng tawag ano as part of the investigation. Yun din po yung isang kukunin po ng mga investigators natin. Kasi kami nagbigyan ng tawag. Opo. Yes, ma'am. Buti na lang po, monitor po kami sa radyo, yung dispatcher po natin. Oo nga, no? Kasi ma'am, diba napaka-crucial na matanggap ka agad yung information, yung tawag ng bumbero regardless kung volunteer yan o hindi. Para nga sa mabilis na responde. Di po ba, yes, no? Sir. Opo, opo. Yes, opo. So, hindi nyo pa alam kung ilan po yung gwardiya on duty at kung yung mga naka-duty, kung tumawag kanino nung panahon po na na-detect nila yung sunog. Yes, sir. Yes, sir. Yan, kasi po, isa din po yan sa aalamin po dun sa ano. Sa opo. Part na opo. Sabi ho ninyo, yes, ma'am, nagsimula ang apoy sa pagpasok mo sa hagdanan kung nakaharap ka doon sa mga pillars nito, no? Sa may tapat po nitong fountain, sa loton nga, pagtapak mo doon sa hagdanan, saan man banda ito? Facing the pillars? It's on the left? The right? Pasaan banda? Actually po, pagpapasukin mo po siya, may mga daan po, may hagdan mula doon sa main entrance at meron din pong entrance doon sa likod sa may bandang Pasig River na po na side. Mm-hmm. So, din yung mga means of ano of going into. Pero malayo na po pag dun sa likod. Kaya sinubukan naman ng mga bombero natin na dumaan po yung mga stairs natin. Pero di na po talaga kinaya ng init at saka sobrang usok. Nag-try silang penetrate. Kaya mostly po sa injuries natin talaga din is difficulty of breathing na kahit may SPA po sila. Talagang hirap na hirap po sila sa pagpasok. Opo. Ano yung particular na lugar na yan? Anong tawag doon? Ma'am? General Services Office daw po ng post office. General Services meaning ito po yung tanggapan para doon sa pangangasiwa sa kalinisan at operasyon ng building. Kasama na po siguro 'yun. Opo, opo, opo. Sige, ma'am. So, ma'am, arson investigation. Meron na ho bang paunang reports ang team ho ninyo? Masyado po pong maaga at saka parang mas maganda po na tapusin talaga no na yung investigation. Lalo na po at na-turn over na yun sa National Headquarters. Sila na po siguro yung tamang opisina na magbibigay po sa detalye once natapos yung investigation po nila. Kasi sa initial po namin, yung nabigay namin sa inyo is yung origin of fire lang po. Apo. We understand and we respect that senior superintendent. Yes, ma'am. Pero ma'am, ano ba ang patakaran po sa Bureau of Fire Protection? Kapag kasi di ba ma'am, standard naman yan. Regardless ano po, no? Laging meron pong ganung usapin. Yung pong usapin po na pag-iimbestiga kung ito ba ay ano ang cause o kaya yes, posibilidad na sinadya, di ho ba? Yes, sir. So, lahat po talaga yun, titignan nila yung angulong yun. Mm-hmm. Kung accidental, kung sinadya. So, yun po yung tutukuyin nila na saan po doon. Opo. Kailan ba hinahawakan ng inyong jurisdiction yung usapin po ng arson investigation? May threshold ba rin ba ito? Paano po? Yung sa threshold po kasi sa estimated damage as to sa investigation. Mm-hmm. So pag sumako po sa amin na hanggang 30 million is kami na pong mag-iimbestiga kung arson yan, kakasuhan po namin. Pagdating naman po ng threshold naman po ng regional office, ganun din po. Mm-hmm. Na ngayon naman 300 million, so
ang national headquarters na po yung magtitik charge doon. Opo, opo, opo. Yung nga po. O sige. So, tiyan, meron ko mga karagdagang katanungan, please. Yes po. Oo. Ma'am, base po doon sa initial inspection na ginawa po ninyo ng inyo pong ahensya, dito po sa mga ganitong klase ng sunog, ano, gaano po katagal bago ma-determine kung ito po ay sinadya o hindi? Meron po kasi tayong timeline po dyan, ano, dapat hindi sumobra ng 45 days, ano. So, mula kasi pagpasa at pag-gather ng evidences, meron din po siyang bilang kasi kailangan po i-forward yan sa arson laboratory natin, ano, sa national headquarters. So, doon din po susuriin yan. So, depende po sa paglabas ng resulta. And then papatak na po yung mga proseso natin sa investigation. So hindi din po ito masasabi ng oras lang, ano. Magdadaan din po talaga siya sa proseso na may testing. Mm-mm. And pwede po i-validate yung testing. Or pag hindi pa po nakuha doon, mag-gather po ulit sila ng evidences to prove their theories or yung ano nila, yung nakita nila na may possibility kung ano man po yung findings. Mm-hmm. Opo. Okay. Ma'am, basic ba yan? Kasi as we know, di ba, ang mga establishmento, no, regardless kung yan ay business o gintuhong mga kalalaki po na mga tanggapan ng gobyerno, may, kung wala kang sprinkler system, at least meron kang dapat po required, di po ba, na meron kang mga fire extinguisher? Sir, nung pinasok po, kasi nung ano na, nung mamapping tayo at before i-pull out po ang tropa, inikot po namin yung buong building. Naghalat naman po ang fire extinguishers. Marami naman po. Meron din po silang standpipe system na pwede din pong magamit in case na may sunog. Ang take note lang po na talaga natin na gabi po siya nangyari. So wala pong makakagamit ng ganon. Lalo na po kung wala naman ting stay-in doon sa mga opisina. No? Yung isang tinitingnan din natin na sana nagamit siya. Pero kung meron sanang yung fire protection lagay ng sprinkler, di sana hindi po ganun kalakas or ganun lumakalakas, kabilis lumaki yung... Opo. So, napaka-importante po talaga na enforce po talaga natin yung fire code na masunod po talaga siya. Though we know na pag government offices, we lack really the funds to provide these expensive firefighting equipment. Pero sana ito yung pag, alam mo, ito po yung sana yung lesson learned na paglaanan po talaga siya ng pondo na ma-provide po kasi government office ito na tumatanggap po ng maraming tao. So yun talaga yung sana we learn something from this incident po. Opo, opo, opo. It's about time, no? Ng review nga, no? Sa mga government institutions, no? Na magkaroon itong mga basic na pangangailangan po as provided for by the fire code. Sige po. So, apo, apo. So, ma'am, dito po sa sunog na ito, ano ang gamit na wala kayo na sana nakatulong po ng mabilis sa inyo pong sa inyong mga tauhan para po hindi ganun karami po ang na ospital at least po nakatulong ng mabilis po sa pag-aapula ng apoy? Though BFP is heading towards BFP modernization, ano, kasi na may modernization act na tayo, marami pa talaga tayong kulang na gamit. Gaya nung static man lang natin or floodlight man lang natin na nakatutok man lang sana kasi ang dilim po talaga nung area nun, lalo nung punong-puno na siya ng usok. Smoke ejector, water pump na pwedeng mag-suction yung tubig mula dun sa ilog Pasig. Though, nung nag-declare na ng general alarm, nakahiram po tayo sa ano, sa nabotas ng water pump, nabotas or malabunto. Nakahiram po. So, pero ang tagal mo bago dumating. Ang tagal bago dumating. Kasi po wala tayong magamit, no, sa area natin. We have to, nung nag-general alarm kasi tawag na po yan for all resources ano, within NCR and we are lucky enough na nakatulong po yung water pump from the other cities po. Mm-hmm. So, water pump, basic yun, ma'am. So, ngayon, actually, sir, we're employing ano, no, contingency measures, lalo na kasi na-declare po tayong El Nino. So, lahat ng pwedeng pagkuhanan ng tubig, gaya ng swimming pool, fountain, yan po pwede ng pagkuhanan. Kaya, alam niyo po ba nung sa harap ng post office, yung fountain doon? Yes, ma'am. First putin ng water yon. Oo, nakita namin nga, mayroon dong host na humihigop.
Mm-hmm. Opo, maliban po sa mga hydrants. At mm-hmm. nakasaksyon po tayo ng tubig mula po sa Ilog Pasig. Opo, na opo. Po, nasa likod po ng post office. Sige ma'am, dyan po sa inyong modernization program na yan, meron na ho ba kayong request nito para ho sa pag-procure nitong mga binabanggit nyo ng mga importanteng gamit na ito? Ang pagkakaalam ko po ay kasama na po yan sa mga nilista, pati na po ang mga motor, mga fire boats natin na pwede rin pong humigop sa bodies of water at mag-project ng water. Oo. Tsaka sa kaninyo, yung mga floodlights, no, na bubuksan para maliwanag yung lugar, tapos yes, yung hihigop ng usok palabas para hindi ma-confine sa loob. Apo. Mm-hmm. Wala pa ho. As in, kayo po bilang Manila, wala din po nito. Sa Makati ba meron na nun? Hindi ko lang po masyadong okay. Sure kung meron na po sila. So, mm-hmm. Sana yung syempre pag yan, alam po natin walang kuryente. So, dapat mga portable na po lahat ng mga yan. Kung pwedeng digasolina na lang siya or digrudo na siya. Or, opo. Talaga siyang generator po. Opo. Meron na ba kayo diyang mga fire truck na kaya pong, anong pinakamataas na building na kaya niyong panikin? Meron po tayong ladder truck. Yan po nagamit po natin. Ano? Hmm. Yan po yung bumomba sa ano eh. Sa taas? Part po. Opo. Oo. Tumutok ano, yung ladder natin. Kaya po niya ng mga 17 to 19 stories po. Ilan pong ganun yung truck? Actually pong na-monitor niyo po na yung tunog sa Birch Tree building sa may ano din po sa may Binondo. Nagamit din po natin yan kasi mataas po yung building. So, yung mga kagamitan na meron po tayo sa Manila. Opo, ilan at po bang ano yun? Supported po yun, galing po yun. Donation po yun ng local government unit of Manila. Opo, kaya nagpapasalamat po talaga kami sa suporta na binibigay po nila sa Bureau of Fire Protection. Malaking tulong po yun sa amin. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo, yung LGU talaga, kinakailangan. Huwag lang umasa sa national government, no? Sa BFP. Opo. Dahil opo, ka, if you flaunt na ang yaman ng lungsod, eh dapat mayaman ka rin sa resources sa mga bumbero. Opo. Si Mayor Honey, very supportive po sa amin. Actually po, naka-receive kami last, mabuti na lang po, naka-receive din po kami, ano, ng portable na refiller ng SCBA, nung self-containing breathing apparatus na nakatulong din po sa amin yun. So that's from the local government of Manila. At maraming salamat po sa suporta po sa BFP. Okay, sige po. Ma'am, salamat na marami sa inyong panahon po. So ang amin dapat tawagan na ho dito sa update ng investigasyon ay central office po ninyo. Yes, sir. Yes, sir. Opo, sige, maghahingi na lang po kami ng referral ano po sa kung sino man po ang spokesperson nila para lang po sa napaka-importanteng isyong ito, particularly po yung usapin nga kung saan nagsimula ang sunog at ano ang pinagmula ng apoy. Opo. Yes. Okay, salamat po Senior Superintendent Christine, ma'am. Thank you po. Maupay nga aga, sir. Uy, maupay man, uswag mana ha. Damong salamat. Thank you. Opo, si Senior Superintendent Christine Dr. Kula. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.